Noong March 31, 2019, lumaban si Renerio Arizala sa Japan. Sa kinasamang palad, siya ay natalo at nag-collapse pagkatapos makatikim na malakas na suntok sa ulo. Siya ay sumailalim sa 2 brain surgeries at ilang buwan na therapy. Maraming nagsabi na mahihirapan na siyang makarecover. Ito na siya ngayon. Ang pagyayaring ito ay nagsasabi na ang boxing ay hindi biro. Ito rin ay nagpapatunay na may Diyos at may Himala. Ito ang ating one-on-one interview kay Renerio Arizala, the Miracle Man. Powcast Sports. Alright, I'm here at Bacoor. Kasama ko po si Renerio Arizala. Siya po yung boksingero na na-aksidente sa Japan. At masaya ako dahil nakita ko dito, mukhang masaya naman, nakakala, tsaka normal. Kumusta na? Okay naman po sir, sa awa po ng Diyos sir. Okay. Kailan ba nangyari yun? Para lang sa mga tao. Noong March 29 po. March 29? Apo. Apat na buwan na? Parang po. Okay. So, kumusta na after apat na buwan ng paghihirap? Ano ba yung mga dinaras mo? Okay naman sir, kasi naka-recover po ako ng maigi sir. Kasi yung gab naman po, nagbigay naman po ng tulong sa akin. Tapos, tuloy-tuloy po yung therapy ko doon sa Japan, tapos dito po. Tine-therapy pa rin po. So, bumabalik-balik ka ba? Opo, sir. Buti naman, sponsored yan. Opo, sir, sa tulong po ng Games Amusement Board, sir. Okay. Ito yung sinasabi ko yung mga boksingero, kaya mahilig ako din sa boxing kasi pag boxing talaga yung buhay na kasalala, hindi biro, you know, o pag-boxing eh. Dahil sa nangyari na to, nakakapag-boxing ka pa ba? Hindi na sir, pero nakakamiss lang yung ano sir, yung ginagawa ko dati sir. Nakakamiss lang na yung parang hinahanap na po ng katawan natin. Hinahanap na po ng katawan ko. Pero bata ka pa, 25, di ba? Apo, 25. Sir. Hindi na talaga kahit after a few years talaga pinagbawalan ka na. Hindi na po daw sir eh. Hindi na daw pwede ako mag-box. Kahit yung nanay ko sir, ayaw na rin na pag-boxingin ako eh. Kasi sabi nung nanay ko, pagbutihin ko na lang daw po kasi binigyan po ako ng pangalawang buhay ng Panginoon sir. Oo nga. Pero nandito ka sa boxing event. Nung nagka-boxing, okay na ako. Ano kasi sir eh, hindi naman, kumbaga hindi pa rin ako pinagbawalan ng nanay ko na yung mga ganyang ano. Manood. Kasi parang isip siguro ng nanay ko, parang unti-unti ako nagmo-move on eh. Kasi ayaw ka agad. Parang kahit ako, ayaw ko rin sa sarili ko na kalimutan ko agad yung boxing eh. Gusto ko pa unti-unti, padahan-dahan. Kasi yung boxing kasi sa akin, sir, first love ko yun, sir eh. First love, never die nga. Kwento mo nga sa mga tao, just balikan lang natin, bakit ba nangyari kay Renery itong accidente na ito? Ano bang pwede mo i-share? Siguro sir, sa dami na rin siguro ng tama yun, kaya nangyari sa akin yun, sir. Sa, kumbaga, 11 years old pa lang po kasi, nagbabaxing-boxing na ako, 11? Sir. Opo. Eh, siyempre, sa dami na rin po ng suntukan siguro, sir, kasi sa sparring pa lang. Siyempre, sparring ka minsan ng 10 rounds, tapos minsan mabibigat pa yung mga sparring mo. Kaya doon na, kumbaga sa bunga, doon na siya nahinog. Doon na po yung nagresulta lahat. Ano yung mapapayo mo doon sa mga boksingero? Ano bang may naramdaman ka ba? May naano ka ba? Para at least hindi mangyari to sa ibang mga boksingero? Wala naman po akong naramdaman nung habang lumalaban po ako. Ang payo ko lang po sa kanila talaga, sir, mag-insayo lang sila ng, bago sila lumaban, mag-insayo sila ng, alam nila sa sarili nila na ensayado sila, yung prepare sila bago sila lumaban, sir. Kasi ako, sir, kung halimbawa sa experience ko, kung hindi ako preparado nun, sir, patay talaga ako nun, sir. Kung hindi ako nag-insayo maigi nun, kung kumbaga hindi ako tumatakbo sa umaga, hindi ako nag-i-sparring, patay ako nun, sir, kasi hindi preparado yung katawan ko nun, eh. Saan ka ba din naman? Dito po, sir, sa pagsakit pa rin? Hindi naman po, sir. Okay. Nung bagong opera lang po. Pagmalamig siya, sir. Kumikirat-kirat siya ng konti. Pero before the fight, wala kang naramdaman na okay nang... Wala naman po, sir. Okay. Parang normal pa rin naman po. Yun talaga yung sinasabi nila, sir, na disgrasya po talaga yung... Na-disgrasya. Disgrasya na may halong swerte ka tsaka milagro, sir. Sinuwerte ka na rin dahil swerte, kahit pa paano. Pero may nakita ko yung picture mo tsaka yung mga videos mo, parang hindi ka makasalita, hindi ka makalakad. Tsaka ano rin, sir, yung kumbaga, hindi rin ako pinabayaan ng Panginoon, sir, eh. Kasi may mga tao na parang ginaid niya sa akin doon na
tumulong sa akin, may bumibisita sa akin doon sa ospital, tapos may iba pang mga hapon na naging kaibigan ako doon. Kahit pa paano, sir, mabait pa rin sa akin yung Panginoon eh. Okay, Japan, okay naman. Okay po, sir. Takot na ituro sa'yo. Sobrang laki po. Kasi, sabi ko nga, sir, kung dito talaga ako, dito nangyari yung disgrasya, sir, hindi ako papalaring mabuhay, sir. Hindi ako makakaganito, sir eh. Hindi ako makapanood ng boxing, sir. Hindi ako makakasigaw ng mga, ano ba, yung mga kantsaw-kantsaw. So anyway, what's life after boxing? Ano na? Magtrabaho na lang po siguro. Kasi sir, saan ka ngayon? Dito ako sa ano kasi sir, ngayon sir nasa magulang ko po ngayon sir. Tapos sabi kasi nung Gab, bibigyan po ako nila ng trabaho sa September 1 daw po mag-start. Wow, good job, Gab. Okay, anong trabaho? Hindi ko alam kung anong tawag doon sir, yung taga-approve lang ng mga papers ng mag-abroad sir. Related din to sa boxing? Sa boxing din. Mga boxingero? Mga boxingero na mag-abroad po. Ah, ayos. Gusto mo naman yun? Gusto ko yun sir, kasi ayaw ko rin humiwalay sa boxing eh. Kasi parang, alam mo yun, pagka minahal mo yung nakagisnan mo, nung bata ka pa, minahal mo, tapos biglang maaalis sa'yo. Parang inagawan ka na naroon, di ba parang ang sakit kasi sa damdamin na biglang mawawala sa'yo yung ganun, yung nakasanayan mo pang araw-araw eh. Okay. Aside from panonood, meron ka ba ibang ginagawa na related sa boxing? Yung exercise, sir. Yun, ang ginagawa ko, sir, pagka nasa bahay, sir, yung therapy na tinuturo sa akin ng doktor, sir, ginagawa ko po sa bahay para mag-improve po yung katawan ko, sir. Tapos yung lakad ko po. Okay. Pare, last na advice mo lang general sa mga gusto mag-boxing, kailangan seryoso to sila at kasi ganito yung mga ganito posibleng mangyari at buhay mo yung nakasalalay. Hindi lang pare last, sabi mo sila. Ayun. Ang mensahe ko lang po sa mga lahat ng boxingero po na lumalaban at gusto pa mag-boxing, huwag po talaga kayong lalaban ng hindi ensayado kasi hindi natin masasabi yung disgrasya sa laro ng boxing. Kasi pag na-disgrasya tayo tapos hindi tayo ensayado, yung katawan natin, kahit pa paano, syempre maapektuhan talaga. Yun lang po ang payo ko sa kanila. Mag-insayo lang po sila ng sapat po bago lumaban. Okay. Renerio Arizala, Pausulid, Powcast Sports. Salamat. Comment lang for good luck para kay Renerio. Ari, thank you. Salamat, sir. Thank you for watching. If you like this content, go ahead and click subscribe. Powcast Sports.